So pagka pinandar mo itong motor na to, yan, unang andar. Yun, pag pinandar mo, mataas, tapos mga 20 seconds to 30 seconds, tsaka bababa yung kanyang normal na idle. Ano nga ba ang problema nito motor na to? May problema nga ba o wala? So, bagong lahat, intro muna tayo. Nyo yung intro video natin, itong motor na to, ayan, Rouser, Kawasaki Rouser 135, ayan, may-ari nito, kaibigan natin, Teniente, ayan, sa mga Air Force, ayan, pina-check up niya to mga kalikot, dahil dito yung head niya, tumatagas, so napalitan natin ang gasket yan, okay na yan, then, at the same time, dito mga kalikot, yung kanyang signal light, busted na ito, so pinalitan na natin yan, ayan, partner. Isa lang naman hindi gumagana dyan, kaso nga lang dapat pares yung palitan. So ito yung pinagpalitan natin. Saka isa pa yung concern mga kalikot, yung sa intro video natin. Yung concern ni sir, every time napapandar niya itong motor na to, mataas yung kanyang idle. Yan. So may problema nga ba? Ano nga ba yung problema nitong motor na to? Bakit ganon yung sitwasyon nitong motor na to? Kung papandarin mo, pag start mo, mataas yung idle nya, may mga 20 to 30 seconds babalik sa normal na idle yung makina. Sabihin ko sa kanya, sa inyo mga kalikot, walang problema itong motor na to, normal lang sya. Nangyayari yung sitwasyon na yun dahil sa kanyang auto choke. Yan, sambay auto choke nito mga kalikot, Rouser 135. Ito yan, kung napansin nyo, ito yung connection nya, yan yung kulay green na socket na yan, tapos ito yung yan pinaka auto choke nya, yan built in auto choke, naka built in sa kanyang carburetor. Yan, so kaya every time na start po siya, mataas yung idle nya dahil ang trabaho ng auto choke para i-warm up yung makina. Yan, so especially pag malamig yung motor, isa rin nya nakakatulong para maging easy start yung motor na ito. So try natin i-disable ito mga kalikot, o pandarin muna natin na nakakabit yan. Ayan. Hindi pa natin hindi na-disable yung auto choke, so pandarin natin. Yan, kung maririnig nyo, mataas yung idle nya, so hintayin natin na bumaba 20 to 30 seconds. So yan, bumaba na, normal na yung kanyang idle dahil yan sa auto choke. So kung ayaw yung gano'n na motor nyo, so ang gagawin natin, disable natin ito mga kalikot. So try natin ma-disable, patayin muna natin. Yan. So disable natin yung connection, so wala nang mahawak. Disable muna natin. So yan mga kalikot, disable na yung kanyang connection ng auto choke. So pag pinandar natin to, hindi na mataas yung kanyang idle sa starting, nasa normal na yung idle nya. So try natin pandarin. Yan, pandarin natin. So yun, narinig nyo naman, normal lang yung idle nya, wala na yung mataas na idle nya dahil naka-disable yung choke. So yan. So yan, yung isang concern ni sir, pagka nag-start daw siya, mataas, then bumaba. So walang problema yung motor na to.
karamihan talaga normally sa mga may auto choke na motor, kung yung nagkakamali sa mga Honda Click, yan, may auto choke yan sila. Kung makapansin nyo, mataas yung idle niyan pagka nag-start kayo, then babalik sa normal mga ilang segundo. Yeah. Kung ayaw nyo ng ganun, yung tulad ng sabi ko, pwede nyo disable ito, itong choke niya. Malamang minsan, pagka lalo-lalo na malamig ang panahon, kaya malamig yung makina sa umaga, na mahirap siyang panda rin pagka naka-disable ito. Yeah. So, dapat hindi talaga naka-disable. Hindi naman ilalagay, ikakabit ng manufacturer yan kung nakasira ng makina. So, ganun lang. So, okay na yan mga kaligot.